Magandang umaga sa ating mga kaguruan sa Pilipinas. Alam naman natin na maraming ang gustong sumubok ng buhay bilang isang guro sa Amerika. Sa paulit-ulit na mga katanungan ay ating sasagutin dito lamang sa usapang kasama si Jay Katampo o kilala bilang JR Venture Vlog. Sa ating mga kaguruan na paulit-ulit na katanungan tulad na lamang kung paano mag-apply papuntang Amerika, ating sasagutin ora mismo dito lamang sa usapang kasama si Kuya Jay. Una sa lahat, kailangan mong maging handa pagdating sa usaping pinansyal, pagdating sa usaping emosyonal. Dahil dito ay susubukin ang iyong sarili kung ikaw ba ay magpapatuloy sa iyong aplikasyon o mananatili na lamang sa pribado o pampublikong paaralan sa Pilipinas. Pero kung ikaw ay desidido talaga na pumunta dito sa Estados Unidos, mas mainam ang una mong gawin ay maghanda ng comprehensive resume. Ikalawa, siguraduin mong ikaw ay nag-evaluate na ng transcript of records together with your diplomas from bachelor's, master's, and doctorate. At kung wala pang MA at doctorate, maaari mong gamitin ang iyong bachelor's, TORs, and diploma. Kailangan mo lang ito isend sa isang credentialing institution dito sa Amerika tulad na lamang ng Spantran, WES, or ECE. Gaya na lamang ng akin, ang akin ay ECE. Ang dapat mong gawin ay bisitahin ang mga credentialing institutions na ito sa pamamagitan ng Google. Bisitahin ang kanilang website at subukang gumawa ng account upang maipagpatuloy mo ang pagpapa-evaluate ng inyong transcript of records including your diploma. Nang sa gayon, ikaw ay mabigyan ng oportunidad kung ikaw ba ay talagang pwedeng makapagturo sa Estados Unidos. Ikatlo, kailangan mo maghanda ng 3 reference letters or recommendation letters. Maaring ito ay manggaling sa iyong punong guro, supervisor, master teacher, co-teacher, colleague. Alinman sa mga yun ay maaari kang manghingi. Lalahanin mo, ito ay napakahalaga para sa mga employer o school districts sa Amerika dahil ang lahat ng mga ito ay maaaring nilang i-double check or magkakaroon sila ng random checking upang tanungin kung ano ka nga ba o sino ka nga ba bilang isang guro. Ika-apat, kailangan mong ihanda ang iyong service records or gaya na lamang ng format na aking na-share sa ating Facebook group or page. Ilalagay mo lahat ang iyong experience mula sa private school hanggang sa public school. At kung wala ka namang private school experience, yan ay okay lang. As long as ikaw ay may 2 years teaching experience, dahil ang mga requirements ay kailangan currently teaching ka para makapagpatuloy sa iyong aplikasyon. Lahat ng iyon ay alalahanin mga kapatid, kaibigan, kapamilya, kapuso, kasama na rin ang ating mga kanguso. Iyon ang una mong dapat paghandaan. Of course, kailangan mo ring pag-isipan o mag-isip-isip ka na kung saan ka maaaring manghiram ng pera
para may pagpatuloy mo ang iyong pangarap makapunta sa Amerika. Ano nga ba ang iyong mga gagawin? Ating isa-isahin ngayong gabi dito lamang sa Usapang Kasama si Kuya Jay. Una, maganda ng iyong comprehensive resume. Hindi naman kailangan ilagay mo ang iyong mga personal details tulad ng birthday at kung ano paman. Ang mahalaga ang iyong career summary or objective, ang iyong work experience, education, skills, and reference. Ikalawa, kailangan meron kang Foreign Credential Evaluation Report or kilala bilang FCE na kung saan kailangan mo magpa-evaluate ng iyong transcript of records kasama ang iyong diploma. Ikatlo, maganda ng tatlong reference letters or recommendation letters coming from your superior or co-teacher. Ikaapat, kailangan mo maganda ng iyong service records or gayahin ng pattern na aking ishinare minsan sa ating Facebook group or page. Maaari mong ilagay lahat ng iyong experiences from private to public schools. Ngayon, handa ka na ba makipagsapalaran sa Amerika? Dahil hindi biro ang maging guro sa Estados Unidos. Pero kung sa tingin mo, ikaw ay desidido na, ipagpatuloy mo yan, kapatid, kaibigan, kapamilya, o pati na rin sa ating mga kanguso. Ngayon, hangad ko ang iyong tagumpay sa iyong aplikasyon. Naway, sa sunod na mga taon, kayo ay nandito na sa Amerika. Kayo naman ang magbabahagi ng kaalaman sa mga kabataang Amerikano, Hispanic, at iba pang mga lahi. Kaya ikaw, ano pang hinihintay mo? Kung disidido ka na, ipagpatuloy mo. Muli, magandang gabi sa inyong lahat. Ako, si Jay Katampo, ang nag-iisang tao dito sa mundo na kung saan ako ngayon. Kaya kung handa na, handang-handa na, ipagpatuloy mo sa ngayon. Paalam. Paalam kapatid, kaibigan, kapamilya, pati mga kanguso. Magandang gabi. Ito ang Usapang Kasama si Kuya Jay. Ako si Gus sa Bilgas, nakatuto 24 oras.